Hi mga Vox! So for today's video, i-assemble ko yung drawer na binili ko sa my online shopping store. So yan yung tsura niya. So gawa ito sa metal or bakal. So i-gagawin na natin yung pag-assemble. So first thing is kukunin mo yung both side and yung dalawang yan na magkoconnect sa magkabilaan. So ayan, ganyan ilulusot mo and itutornilyo mo lang yung apat na sulok na yan para mag-connect yung dalawang gilid. So after nyan may screw, yan yung parang magiging fit ng inyong drawer. Tapos yung sa top, ilalagay mo yan yung pinaka upper cover ng inyong magiging drawer. So itutornilyo mo lang dyan sa butas na yan sa apat. So apat na sulok yan. So para yan yung magiging top ng inyong drawer. So I choose this one na metal kasi para siyang mas matagal or hindi agad masira. So ayan, natapos ko na siyang itornilyo. Ilalagay ko naman tong X dito sa may likod. Yan yung magiging harang ng drawer mo para hindi mapunta sa likod. And this one, kailangan mo tong i-fold. Make sure na tama yung pagkaka-fold mo. Dapat nakalabas yung parang nasa gilid na yon, kasi yun yung mag-isisiksik mo dun sa magkabilang gilid ng sliding ng drawer. Ganyan o, nakalabas yung gilid na yan, yung palikpik. Kasi pag shoot mo yan dyan, ayan yung magiging magkoconnect silang dalawa dyan or yung magiging trolley o railings or whatever it is. Yan. So dapat ganyan yung pagkaka-fold mo dyan sa metal na yan. And gagaya mo lang sa ibang part kasi tatlong level yan eh. So binili ko nga pala to at the amount of 899. So maganda siya kasi nga metal, parang pang heavy duty. So the last one is i-add ko rin, ganun din, paulit-ulit lang. So madali lang itong i-assemble kaya hindi nyo na mahirapan ng gusto. And ganyan lang, then may gulong din pala yan. So pwede mo yan i-carry kahit saan or i-move. Hindi ko na napakita yung paglagay ng gulong pero isushoot mo lang doon sa paa. Ayun, nakakabit na yan as you can see doon sa ilalim. Ayun siya. May gulong siya. Yun, no? And then, that's it. So, napakaganda and I think pang matagalan na ito. So, bongga. Bili na!